Hello, magandang araw sa inyo. Welcome back to our channel. There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well. Don't know where you are. Cause you're not. Ngayon naman ako ay magluluto ng malagkit na parang sasain ko sa gata na asin lang ang kasama. Ayan ay gagawin ko na malagkit turon with langka. Napakasimple lang naman yung sangkap na gagamitin ko. Sinain lang sa gata at saka asin. Ito lang ang ingredients kong gagawin sa pagsasain. 2 cups ng malagkit. Pag-agatan ko ngayon. Tsaka ngayon ay ilagay sa rice cooker. Ang itubig ay gata sa pagkasain. At lagyan ng kaunting asin. At saka isa lang na katulad ng pagluluto ng kanin. Ngayon ako ay magpiprepare ng sangkap para sa pagbabalot ng malagkit turon. Kailangan ko muna ng paghiwalayin yung pambalot. Hiwalayin ko muna nang sa ganun ay mabilis na ang aking pagbabalot ng malagkit turon with langka. Kailangan dahan-dahan at baka mapunit. Ilagay ko sa isang platong malaki. Sa Asian store lang ako nakakabili ng ganitong pambalot, lalo na pag ako'y nagagawa ng lumpia. Yun namang Russian store, minsan meron din sila pero inaangkat din nila yan sa Asian store. Mas mahal doon, mga ilang sentimo ng euro. Ilang cents din yung ito laging naka-freezer. Dahil pag sa lang sa baba lang nilagay, may basta lang sa loob ng frigidor, saka meron ng mold. Lalo pat pag na-open na. Kaya pag tumatagal yung akin, wala
ilalagay ko sa freezer. Tsaka naninigas to. Pag nasa labas lang, madali pang masira. Tsaka pag malamig, madali lang siyang tanggalin. Pero pag matigas na yung pag matigas at mainit ang panahon, ang hirap tanggalin niya. Nagmayasang. Pag itong malamig, madaling tanggalin siya kasi mayumi. Ilagay ko sa marinis na plastic. Saka ko ulit ilagay sa freezer. Ngayon naman ay hiwain ko yung langka ng strips. Itong nabibiling fresh na langka. Ito in-can. Pero sweet siya. From Thailand pa. Sa Asian store ko ito nabili. Yung mga Philippine store dito, marami naman ay kasulaang ay talagang napakalalayo. Nasa sa inyo yan kung saan nyo ilalagay, kung sa gitna, sa tabi, sa kung sa gilid. Gusto nyo ilagay nyo sa gitna, tsaka nyo balutin. Ayusin ang balot. Tubig na lang ang aking ipandidikit. Si oily na yan. Ayan. Good looking. Yung malagkit talaga ay talagang malagkit. Dikit na dikit. Kailangan talagang ganito.
isa nito at nakain ay busog. Alam po, pwede rin itong pambenta. Kung sa mga gustong kumita, simple lang naman itong gawin. Pwede itong ipambenta. Kaya lang parang mahal ng Malagkit sa Pilipinas. Pati Langka ang mahal. Pati lalo na ang niyog. Ang gata ay. Nagmahal. Nagmahal na lang nagmahal ang mga bilihin sa Pilipinas. Pero yung mga sahod ng mga tao ay nagbiliit. Pero ang kinis ng pagkakabalot ko. Kaya depende rin siguro sa wrapper. Pag ang wrapper ay mayumi, maganda rin ang pagkakabalot. Pero pag ang wrapper ay mayasang at kabi-kabila ay butas, guys, ay ipiprito ko na yung Malagkit Turon na may langka. Nabalot ko na lahat. At bago ko yan iprito ay isasawsaw ko muna sa brown sugar. Mag-start na ako magluto. Lagyan ko muna ng oil yung pang. Isawsaw ko sa sugar. Ang sugar pa naman dito, hindi katulad sa Pilipinas na pino. Ang sugar dito ay malalaki ang parang butil. Hindi masyadong dumidikit. Hindi masyado siyang dumidikit. Habang piniprito ko doon ko, ilalagyan pa ng ibang sugar sa ibabaw. Kasi pag nasa mantika na at mainit, dumidikit na siya doon. Pag ganito, hindi pa siya dumikit, oh. Yan, mainit na ang pan at ako'y magpiprito na. Lalagyan ng sugar na ganyan sa ibabaw kasi hindi siya dumikit. Thank you.
light lang yung pagkakaluto ko. Kasi mahina lang na apoy ang ginamit ko. Low fire. Maganda yung ganyan para hindi bigla. Pero crunchy. Alaga ko lang sa pagbabalik at baka masunog. Mapait naman pagkasunog. Ganda lang yung light pero crunchy. Yung gilid kasi nandoon yung mantika eh. So, malaki na pan ang ginamit ko. Kaya yung gitna, walang mantika, lahat nasa gilid na. Ayoko nang lagyan ng mantika at lalong dadami. Hindi naman magagamit. Pinaglutuan ng matamis. Guys, naluto ko ng lahat. Hindi siya sunog. Mild lang yung pagkakaluto ko. At ang mukhang crunchy. Good looking nga eh. Thank you for watching for our video. See you next time. Bye-bye!